opportunity na binigay mo sa amin. Napakagandang umaga para mag-inga pag-aralan ng salita mo. We thank you, Father God, thank you for the gift of life. Thank you for blessings all throughout the week. And may we be refreshed, Lord God, sa amin gagawin this morning. Yes, Lord. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you. Because of who you are. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, I worship you because of who you are, Jehovah Jireh, my provider, Jehovah Nisi, Lord, you reign in victory, Jehovah Shalom, my Prince of Peace, and I worship you because of who you are. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you because of who you are, Jehovah Jireh, my provider, Jehovah Nisi, Lord, you reign in victory, Jehovah Shalom, my Prince of Peace. I worship you because of who you are, Jehovah Jireh, my provider, Jehovah Nisi, Lord, you reign in victory, Jehovah Shalom, my Prince of Peace, and I worship you. Because of who you are, Lord, I worship you. Because of who you are, Lord, I worship you. Because of who you are. Yes, O Lord God, lahat ng mga pangalan na yun, Lord, na binanggit namin, you are our provider. You are our victory, Panginoon, Lord. You are the banner of our victory, Panginoon. Yes, Lord. Salamat, O Lord God. And you guide us, O Lord God, all throughout the day, Panginoon. Thank you, O Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Good morning! Welcome po sa ating Prayer Watch. Ako po si Pastora Jinky Dizon. At ngayong umaga, magpapatuloy po tayo sa ating pag-aaral about Jesus the Giver. And today, our teaching is about Trust the Giver. Alam niyo po, sa mundo na ating ginagalawan ngayon, we find a culture different from the kingdom culture. In worldly culture, we often thought to be self-made, to understand or work, having that principle or belief that to each its own. And sometimes, yung pong practice na survival of the fittest.
parang ang papahalagahan mo lang at bibigyan mo ng importansya ay ang iyong sarili. Mag-rely ka sa sarili mong lakas, umasa ka sa sarili mong abilidad. But in the kingdom of God, we are encouraged to wait, to trust, and receive from our God who supplies for our every need. Magandang tanungin po natin ang sarili natin. Sa umagang ito, does your life show one of trust and waiting? Yung buhay mo ba nagpapakita na nagtitiwala ka at marunong kang maghintay? Ang buhay mo ba ay nagpapakita na nagtataas ng kamay at nagpapasalamat sa Kanya? Ngayong umaga, let us learn about God being our Father and look at His provisional nature. As we learn of God's intentions to meet our every need, open your heart today to trust God who is our giver. Alam niyo po ba na nakikita natin at na-observe natin at na-experience natin ang mapagbigay na nature ng Diyos, hindi lang sa buhay natin, maging sa buhay po ng mga nakapaligid sa atin. For example, He gives rain when the earth needs refreshment. Pagka nakikita na ng Diyos na kailangan ng basain ng lupa, magpaprovide siya ng ulan. He calls the sun from its hiding when the earth needs warmth. Pagkakailangan na makaranas ng mga nilikha niya ng init, papasikatin niya ang araw. He gives to the animals their food, the flowers their beauty, the birds their shelter, and you and me everything we need. It shows who God is. He is our provisional God. He is the giver of everything we need. We worship a God who is both loving and powerful. Di po ba napakagandang maunawaan at mapaalalahanan na ang Diyos na sinasamba natin ay mapagmahal at makapangyarihan. He is both omnipotent and omnipresent. He is both good and able. If He were not, kung hindi po ganun ang Diyos, we would be forced to secure for ourselves and striving for that which He has promised to provide. Kung hindi po ganun ang Diyos, kung hindi siya mapagbigay, kung wala siyang kakayahan at kapangyarihang katagpuin ang lahat ng mga pangangailangan ng tao na nangangailangan sa bawat araw, wala ho tayong ibang gagawin sa buhay natin kundi magpagal, magpakahirap. Wala ho tayong ibang gagawin sa buhay natin kundi magtrabaho para lang makatagpo, ma-meet yung ating mga pangangailangan. Pero hindi nga po ganon ang kalooban ng Diyos. Dahil Siya mismo ay may kakayahan at kapangyarihang katagpuin ang ating mga pangangailangan. So why do you fear for your needs? Bakit ka kailangang matakot? Why do you stress over the foundational cares of this life while your Heavenly Father is seated on His throne? Kita po natin yung kalagayan natin, tayo yung nangangailangan. At ang Diyos na kumakatagpo sa ating pangangailangan is the one who is above, who can see everything. Lahat ay nakikita at nalalaman ng ating Panginoon. Kahit po yung mga pangangailangan natin at magiging kakailanganin natin sa mga darating pa na araw ng ating buhay. The truth is that until we experience for ourselves both the goodness and the power of our Heavenly Father, the fruit of His provisional will only overfill like a euphoric theological principle. Hanggat hindi mo na i-experience personally yung kabutihan at kapangyarihan ng Diyos, lahat ng mga nalalaman mo tungkol sa Diyos ay mga theological principle lang.
Pero hindi nga po ganun ang gusto ng Diyos. Dahil gusto ng Diyos, maranasan mo. First hand, ikaw mismo, hindi kwento ng ibang tao sa'yo, kundi ikaw mismo ang makaranas ng kanyang provisional nature. Yung pong kakayahan at katangian ng Diyos na nagbibigay. Until we experience it first hand, the character and the provision of God, fear will remain and trust will not develop in us. Kaya lagi tayong hinahamon ng Diyos, lagi niya tayong ini-encourage, lagi niya tayong pinapaalalahan ng maranasan natin, magtiwala tayo sa Kanya para maranasan natin ang Kanyang kakayahan at kapangyarihan, ang Kanyang kabutihan na, na siya ay may kakayahang katagpuin ang ating mga pangangailangan. Ngayon po ba, umagang ito, ready na po ba tayong magbasa ng ating Bible? Buksan po natin ang Bible natin sa Philippians chapter 4, verse 19. And this will be our text for today. And my God, sabi po ni Paul, and my God will supply every needs of yours according to His riches in glory in Christ Jesus. Yung pong salitang yon ay sinabi ni Pablo sa mga mananampalataya sa Philippians, sa Philippi. Ang Philippi po ay isang church na nasabi doon sa 2 Corinthians chapter 8 wherein the Macedonian churches sacrificially support the ministry of Paul, yung needs ni Paul and his companions. So, makikita po natin dito, sinabi ni Paul, my God shall supply all your need. So, hindi natin pwedeng sabihin na we should think na siguro yung Philippian church, kaya nasabi ni Paul na my God shall supply all your need. Siguro kasi si Paul alam niya na ang Philippian church ay mga mayayamang tao. Hindi po sila mayayaman. If you will read 2 Corinthians chapter 8, all their offerings were made out of their sacrificial situation. Ibig kong sabihin, nagbigay sila para matugunan ang pangangailangan ni Pablo, hindi dahil marami sila. Marami silang resources, marami silang pera, mayayaman sila. Hindi po. Sila po ay nagbigay dahil nakikiisa po sila doon sa kalooban ng Panginoon sa buhay at ministeryo ni Pablo. So kaya nga po makikita natin dito that Paul described them, no, as their giving is a plain, their giving was sacrificial. This word, yung pong pangako na ng Panginoon na sinabi ni Pablo, my God shall supply all your need, this promise meant something to them. Talaga pong yung pangakong yun ay napaka-special sa mga Philippian believers noong panahong yun. Bakit? Kasi sila rin mismo ay nangangailangan. Kung titignan po natin, sa kabila ng kanilang mga pangangailangan, nagtitiwala sila sa Diyos. Dahil sila'y nagbibigay at sila'y patuloy na ipinapamuhay nila yung mga katuruan na itinuro sa kanila ni Pablo, mga principles of the Word of God na ipinahayag sa kanila at itinuturo ni Pablo sa kanila, in-apply nila sa buhay nila, kaya nagkaroon sila ng pagtitiwala sa Diyos that God, even Paul, that God can meet all their needs. Now, bakit nga ba tayo kailangang magtiwala sa Diyos bilang siya ang nagbibigay sa ating mga pangangailangan? Why do we need to trust God as our giver? Number one, because God shall supply your need. Diba, ang ganda nga pong, ang gandang balik-balikan yung katotohanan yan. Because God shall supply your need. The promise is to supply all your need. So it is all your need. Hindi po ang pangako ay patungkol doon sa mga hindi mo kailangan. Ang pangako po sa Philippians chapter 4 na sinasabi ay yung pong pangako patungkol sa pangangailangan. Sabing ganon, because God shall supply all your need. So makikita po natin dito na ito pong pangakong ito ay parehas na broad, malawak,
yet restricted. Diba? Akala natin na ang Lord, basta si Lord magsusupply sa akin. Yes, He is the provider, pero yung pong premise ng Philippians 4:19, my God shall supply all your need. So, ang sinasabi po rito, anuman yung pangangailangan, o baari bang ang pangangailangan ko ay hindi pera, ang pangangailangan ko kapayapaan, yes, God can supply the peace that you need. Why? Because that is your need. So kung ano yung pangangailangan mo, hindi lamang patungkol sa finances, basta pangangailangan mo, may kapangyarihan at kagustuhan ang Panginoon na katagpuin yan. We also notice that this promise was made to the Philippians. So makikita po natin, the word or the promise was made to the believers. So sa mga mananampalataya. So ibig kong sabihin, ikaw na nanonood ngayong umagang ito, ikaw na nananampalataya sa Panginoong Jesus, nagsuko ng buhay sa Diyos, sumasamba at sumusunod sa Diyos, kabilang ka para sa iyo ang pangakong ito. Those who had surrendered their finances and material possession to God's service, and who knew how to give with the right kind of heart. Bakit? Kasi hindi magagawa ito ng isang taong hindi nagsuko ng buhay sa Panginoong Jesus. Hindi natin magagawa ng may katapatan, magbibigay sa Panginoon, tutulong sa gawain, tutulong sa mga taong nangangailangan. Kung ang puso po natin ay hindi natin isinuko sa Diyos. So kung naisuko mo na yung buhay mo sa Diyos, at sa buhay mo, sinusunod mo siya. At sa buhay mo, sumasamba ka sa Kanya. At sa buhay mo, nananampalataya ka sa Kanya. Ang pangakong ito, that God will supply all your needs, ay para sa iyo. Dahil nasubukan mo nang magbigay, nasubukan mo nang i-offer, hindi ka na natatakot na magbigay sa Panginoon at sumuporta sa gawain dahil alam mo, yan ay pagpapakita ng katapatan, ng pagsunod, at ng pananampalataya sa ating Diyos. This promise simply expresses what Jesus said in Luke chapter 6, verse 38. Ano bang sinabi dito? Di po ba sinabi sa Luke 6:38, give, and it will be given to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over will be put into your lap. Ibig pong sabihin, yung prinsipyo ng Luke chapter 6 verse 38 ay mararanasan mo when you give. Kasi alam niyo po ba, when you give, you activate your faith. You trust God. Pagka nagbibigay ka at sumusunod ka sa Panginoon, naniniwala ka na kahit na ikaw ay may pangangailangan, dahil ikaw ay sumusunod sa Diyos, inuuna mo yung pagsunod, hindi ka natatakot kahit na may pangangailangan ka, mararanasan mo ang katuparan ng Luke chapter 6, verse 38. Give and it will be given to you. That is trusting the giver. That's the principle of God. Good measure, pressed down, shaken together, and running over will be put into your lap. Di po ba talagang para sa'yo, hindi mapupunta sa iba, kundi ikaw na nagbigay, ikaw din ang tatanggap. Bakit? Kasi sumunod ka at nagtiwala sa prinsipyo at salita ng Diyos. So, pangalawa, why do we need to trust Jesus as our giver? Because God will give according to His riches in glory by Christ Jesus. This is amazing. Makikita po natin, yung measurement na ginamit ng Panginoon. Remember dun sa Luke chapter 6 verse 38? Press down, good measure, press down, shaken together, running over. That's the description, yung kayang ibigay ng Diyos sa mga nagbibigay. At dahil, at sabi nga po dun sa Philippians chapter 4 verse 19, God will give according to his glorious riches in Christ Jesus. So, makikita po natin dito na ang ibibigay ng Panginoon sa mga nagtitiwala sa Kanya is
with amazing measure. Since there is no lack in God's riches in glory, wala pong kakulangan sa kaluwalhatian ng Diyos. When we say about the glory of God, it speaks of His power, His character, His splendor. No, His yung majesty ng ating Panginoon. We should anticipate that there would be no lack in God's supply. Kasi wala pong limitation ng glory ng Diyos. No one can bound. Wala pong pwedeng limitahan. No? Hindi pwedeng limitahan ang kaluwalhatian ng Diyos. Kaya pwede po din nating maunawaan na yung kakayahan ng Diyos na magbigay at mag-supply ay wala ding limitasyon. Tingnan ninyo. Kung babalikan natin yung chapter, yung verse, yung point number one, He will give you according to your need, di ba? Sa pangangailangan mo. Minsan, for example, gagamitin ko yung amount, no, pera. You need, for example, you need 10,000 pesos. Tapos, yung tutulong sa'yo, gusto ka namang tulungan, pero walang 10,000 pesos. Meron lang siya 1,000 pesos. Eh, ang kailangan mo 10,000. Di po ba ang short ka pa ng 9,000? Pero si Lord, dahil siya yung giver, pagka nagbigay siya, it's amazing. Amazing measure. Sabi nga po sa Luke 6:38, di ba? Good measure. Good. Ibig sabihin, kung isang salop yan, isang salop. Pero, hindi lang doon. Yung isang salop na yon talagang siniksik pa. No, talagang niliglig para lahat ng spaces dun sa salop na yon ay magkaroon, ma-feel, no, mapunuan. At hindi lang yon running over pa, nag-uumapaw. So ibig pong sabihin talaga, it complements with the truth that the provision of God is according to the riches of His glory in Christ Jesus. So yung pong kakayahan ng Panginoon to meet us, in all our needs, not only finances, kapatid. Maybe at this time you need peace. Maybe this time you need joy. Maybe this time you need safety. You need contentment in life. Maybe at this time you need assurance. Every kind of need that you have, God can meet it according to His glorious riches in Christ Jesus. Remember, yung pong relasyon na meron tayo sa Panginoong Yesus, kung ano yung meron siya, meron din tayo. We are co-heirs with Christ. So, ganun po yung gusto ng Diyos na tinuturo niya sa atin. Ganun po yung klase ng buhay na i-build up natin yung faith natin sa Kanyang. We need to trust the giver. Because amazing measure ang ginagamit niya when He bless us. When He bless our needs. Alam niyo po, sabi ng isang writer na si Martin, the rewarding will not be merely from his wealth. Yun daw pong pagpo-provide ng Lord ay hindi daw po naaayon lamang sa kanyang kayamanan, but also in a manner that fitting of his wealth. On a scale of worthy of his wealth. Hindi lang po doon sa kayamanan niya, kundi dun sa klase ng kayamanan na meron siya. He owns everything in this world, according to Psalms. God is the creator of all things. He owns everything. That's why wala pong limitasyon ang kayang ibigay ng Panginoon sa'yo. Maaring ang pangangailangan mo ngayon, kaayusan ng iyong pamilya. Maaring ang panalangin mo ngayon ay kaligtasan ng iyong mga mahal sa buhay. Pangangailangan mo yan eh. And God will meet that needs according to His glorious riches in Christ Jesus. Maaring pangangailangan mo ngayon, kagalingan, strength ng iyong physical na pangangatawan, maaring napapagod ka na, you feel exhausted. Mentally, emotionally, you feel exhausted. Physically, you're sick. God can meet that need according to the wealth that He has, fitting
to the wealth that He has. Remember, He owns everything. He is the life giver. He is the love giver. He is the worth giver. And tomorrow, pag-aaralan natin, He is the peace giver. Lahat ng mga pangangailangan ng tao, may kakayahan ng Diyos na katagpuin ito. Kung saan ka sa tingin mo mayroong pangangailangan ngayon? Kung saan sa tingin mo, sa buhay mo, may mga needs ka ngayon. It is just right to come to God and ask God to fill that empty vessels you have. Hingin mo sa Panginoon at sabihin mo sa Panginoon, Lord, punuin mo itong mga pangangailangan ko. Katagpuin mo itong mga pangangailangan ko. And God, in His provisional nature, will give you and fill that empty vessel you have. According to His riches in glory, describes the style which God fills empty vessels. The oil keeps flowing until every available vessel is filled. By Christ Jesus, yung pong salitang by Christ Jesus describes how God meets our needs. By Christ Jesus. Meron pa bang hindi nagawa ang Panginoong Jesus? Hindi. Kaya nga kinukot palagi eh. Sa nagawa ng Panginoong Jesus, sa pamamagitan ng Panginoong Jesus, bakit? Kasi ginawa niya ng lahat para sa atin. Our empty vessels are filled by Jesus in all His glory. So it is just right to trust God in every need we have because He can fill and satisfy that need. We need to trust Jesus because He bountifully, amazingly gives all that we need. Amen po ba? Okay. So tayo po ngayon ay dadako sa ating panalangin. Una po, ang mga prayer concerns po natin ay nakagrupo. Unang concern po natin, ipag-pray natin ang ating sarili. Pero ang ipag-pray po natin ngayon is you allow yourself to meditate on God's Word. Let the Word of God dwell in you richly. Ibig pong sabihin, let the Word of God controls you. Kasi pagka po na hinayaan natin na ang salita ng Diyos ang laging nasa isip at puso natin, magkakaroon po tayo ng pananampalataya at kapangyarihang maniwala sa lahat ng mga salita ng Diyos. So ngayon pong umaga, ipanalangin natin ang ating sarili, let the Scripture renew your mind and transform you the way you act, the way you conduct your life, transform you into the likeness of our Lord Jesus Christ. And number two, we need to pray in regards to the provisions that you need. Ano ba yung pangangailangan mo? Sabihin mo specifically sa Panginoon. Ano yung pangangailangan mo? Ngayon pong umaga, napakagandang pagkakataong ito binibigay ng Diyos sa atin. Sabihin mo sa Diyos kung ano yung mga pangangailangan mo. Where are you striving? Saan ka ba nahihirapan sa buhay na ito? Sabihin mo yan sa Panginoon. At anong klase ng provision pa ang gusto mong maranasan na pwedeng ibigay ng Panginoon sa iyo? Okay, tayo po ngayon ay mananalangin na. So ipag-pray po natin ang ating sarili. Panginoon, maraming salamat po. We just want to worship you, Lord God. Thank you, Father, for this wonderful morning. Maraming salamat po, Holy Spirit, for waking us up with enthusiasm, with excitement, with faith, Lord God, with the right attitude in coming to you this morning. Maraming salamat po dahil binibigyan mo kami ng lakas, ang katawan namin. Ginigising mo ang isip namin, ginigising mo upang lalo kaming makalapit at maranasan ang iyong presensya mo sa umagang ito. Panginoon, sa umagang ito kami po ay nananalangin. Dalangin ko po, Lord, ang aking sarili. Dalangin ko po ang lahat ng mga kapatid namin sa mga oras na ito. Lord, we'll pray, Father, that every one of us, dalangin ko po, Panginoon, na tulungan mo kami na mag-meditate lalo ng salita mo. Huwag namin kalimutan ang mga salita
salita mong napag-aaralan namin, ang lahat ng mga naririnig namin, ang lahat ng mga nababasa namin, ay pahalagahan namin, Panginoon. Mas bigyan namin ng oras, mas paniwalaan namin ang mga salita mo, bago ang anumang mga bagay, bago ang anumang sinasabi ng mga tao, mga nababasa namin sa social media, nababasa namin sa mga newspaper, sa anumang mga resources, Lord, dalangin ko po na patuloy naming pahalagahan ng salita mo. Let the Word of God transform us. Let the Word of God build our faith. Lord, tulungan niyo po, Panginoon, ang bawat isa sa amin na palaging magkaroon ng desire, Lord God, to hear your word, to listen to your word, to read and meditate your word, to study your word and apply it in our lives. Hindi lamang namin basahin, kundi gawin namin sa buhay namin. Panginoon, tulungan mo kami. Samahan mo kami. Bigyan mo kami ng lakas. Tanggalin mo sa katawan namin ang anumang katamaran. Tanggalin mo sa katawan namin ang anumang procrastination. Tanggalin mo sa isip namin ang pag-alinlangan, Panginoon. Tanggalin mo ang anumang mga bagay na nakakahadlang, Lord God, upang kami po, O Diyos, ay lalong lumalim sa aming relasyon, sa aming pananalig at pananampalataya sa inyo. Kayo din po, Panginoon, dinadalangin ko, ano man po ang pangangailangan ng bawat isa sa amin. Lord, you know my needs. God, spiritually, physically, emotionally, mentally, Lord. God, even materially, I'll pray, Father. Ikaw nga po, Panginoon, O Diyos, ang siyang patuloy, Lord God, na kumatagpo. Lord, sa lahat ng mga sinasabi namin sa umagang ito, anuman po mga specific concerns na yan, anuman po, Panginoon, ang mga bagay, Lord God, na maaaring nahihirapan kami sa buhay namin. Maari, Panginoon, sa umagang ito, meron kami mga kapatid na nahihirapang magdesisyon na tumayo sa katotohanan, tumayo sa katuwiran, tumayo sa tama. Nahihirapang magdesisyon, Panginoon, na nagawin ang kalooban mo sa buhay nila. Talangin ko po, bigyan mo sila ng lakas, Panginoon, that they will be able to be an overcomer, Panginoon, sa mga struggles nila, Panginoon. That they will have the strength coming from your spirit. That the power of God will sustain them, Panginoon. Lord, maraming salamat po. Pagpalain po ninyo, O Diyos, ang bawat isa na nananalangin sa umagang ito. Idinudulog namin sa iyo ang aming mga pangangailangan. Ano man pong mga specific concerns pa, Panginoon, sa buhay namin personally, na idinudulog sa iyo ngayon. Naniniwala ako, Panginoon, na pinakikinggan mo ito at ayon sa iyong kalooban, mangyayari at magaganap, Panginoon, sa aming buhay. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Pangalawa pong prayer concern natin ay ang ating pamilya at gayon din ang ibang tao. So, ngayon pong sa punto pong ito, tayo po ay mananalangin para sa ating pamilya, gayon din po para sa mga kakilala natin, maaring kamag-anak o kaibigan na nangangailangan po ng mga tulong o ng awa ng Diyos, kahimala ng Panginoon, maging ng pagpapala ng Diyos. Una po, ipag-pray natin yung ating mga specific needs. So, bibigyan ko po kayo ng pagkakataon. Mananalangin po ako para sa aking specific needs. Mananalangin din po kayo para sa inyong specific needs ng pamilya ninyo at ng mga tao na kakilala ninyo. Okay? So siguro po, hindi lang naman po tayo hihinto sa pamilya natin. Isasama din po natin yung mga kaibigan natin, kakilala natin, na alam nating may mga pangangailangan. May this time, no? Itong time pong ito ay gamitin natin to bless them in our prayers. Okay po ba? So tayo po'y manalangin para sa ating pong mga pamilya at sa iba po nating kakilala na may mga pangangailangan din. Salamat po, Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Wala nga pong imposible sa iyo, Panginoon. Alam mo ang pangangailangan ng aking pamilya. Ikaw, Panginoon, O Diyos, ang aming inaasahan. Wala kaming ibang inaasahan kundi ikaw. Ikaw lamang ang dakilang Diyos na naglikha sa amin. Ikaw ang Diyos na tumawag sa amin. Ikaw ang Diyos na nagligtas at nagbigay sa amin ng bagong buhay. At naniniwala kami that you will sustain this life.
You will provide for this life. Lord, naniniwala kami at nananampalataya kami sa kabutihan mo. Naniniwala ako, Panginoon, at ang aking buong pamilya sa kakapangyarihan at katapatan mo sa aming buhay. Lord, anuman po ang pangangailangan ng aking mga magulang, ng aking mga kapatid, ay patuloy ko pong idinudulog sa inyo. Lord, ang pangangailangan ng aking mga anak, Lord, Ikaw ang siyang patuloy, Lord God, na kumatagpo sa kanila, pangangailangan nila sa kanilang pag-aaral, pangangailangan nila sa kanilang kalusugan, Lord, physically. Lord, we know that You are a great provider. Sustain us and protect us every day, Lord. Wala po kami ibang aasahan at tatawagan at hihingan, kundi Ikaw, Panginoon. Humihingi kami ng tulong sa iyo, Ikaw na mabuting Diyos. Sige, ipanalangin po natin ang ating pamilya. Ipanalangin po natin ang mga specific concerns ng ating pamilya. Kung nangangailangan ng pamilya mo ng kapayapaan, ng pagkakaisa, ipanalangin mo yan. Kung may sigalot sa relasyon ng iyong pamilya, ipanalangin mo yan sa umagang ito sa Panginoon. Sige, kung kailangan kang tumayo, tumayo ka, manalangin ka, maglakad ka, para lang magising ang iyong katawan at magpatuloy ka sa iyong panalangin. Salamat po, Panginoon, O Diyos, dahil kalooban mo ang ginagawa namin ito. Kalooban mo na ang bawat isa sa amin ay manalangin at tumawag sa iyo sa umagang ito. Kalooban mo na i-activate namin ang aming pananampalataya para sa concern ng aming pamilya. Panginoon, maraming salamat po. Dahil sa bawat araw, Ikaw nga po, Panginoon, na nagpo-provide sa aming pangangailangan, Lord, financially, sa pangangailangan namin ng pagkain, sa pangangailangan namin, Lord, ng lakas, sa pangangailangan namin ng talino, sa pangangailangan namin ng kapayapaan, ng kagalakan, ng kaligayahan, ng pananampalataya, lahat ng kailangan namin sa aming pamilya, Panginoon, sa iyo po nang gagaling. Maraming salamat po. Dalangin ko po, Panginoon, na patuloy mo kaming samahan sa bawat araw ng buhay namin. Huwag niyo pong hayaan, Panginoon o Diyos, na lumayo kami sa iyo, bagkus lalo pa kaming lumapit sa iyo, lalo kaming mabuhay sa kalooban mo, lalo naming magawa ang kalooban mo sa buhay namin mag-asawa, kasama ng aming mga anak. Lord, that we as a family will keep on praising you and serving you, Lord. Ang buhay namin ay patuloy pong maging testimony na kung saan ang pangalan mo po ay itataas at mapaparangalan. Panginoon, maraming salamat po. My prayer, Father, is you keep us always in your hand. Lord, keep us always, O God, in your hand. Ikaw nga po, Panginoon, na siyang patuloy na mag-direct ng buhay namin. Itinitiwala ko sa iyong buhay ng aking mga magulang. Itinitiwala ko sa iyong buhay ng aking mga kapatid, ng kanilang mga pamilya. Itinitiwala ko sa iyong buhay ng aking mga anak. Itinitiwala ko sa iyo maging buhay ng mga in-laws ko, Panginoon. Naniniwala ako, O Diyos, na ang kalooban mo po, Panginoon, na siyang mangyayari sa buhay nila. Allow us to live according to your will, that may our life give glory and honor to you, Panginoon. Maraming salamat po. Sige, kapatid, patuloy mo pang ipanalangin ng ibang tao. Lord, dinadalangin ko rin po, O Diyos, ang aming mga kapitbahay. Lord, that let them come to your saving grace. Dinadalangin ko po yung mga kapitbahay namin na nagkakaroon ng problema sa kanilang mga pamilya, nagkakaroon ng problema, Panginoon, sa kanilang mga trabaho. I remember them in prayer, Lord God. Dalangin ko po na makita nila, O Diyos, na may pag-asa sa pangalan ni Jesus. May pag-asa sa iyo that they will also come to your saving grace, Panginoon, that they will also find hope, Lord, that they will find mercy and grace in your name, that they will experience your goodness, Lord God, sa buhay nila. Let them experience, Lord God, your power in their lives, your goodness in their lives. Lord, maraming salamat. Dinadalangin po namin, O Diyos, maging yung ibang tao may mga karamdaman ngayon, yung mga tao, Panginoon, na nawalan ng trabaho, yung mga tao nangangailangan ng mga pambayad ng kanilang mga utility bills na hindi pa po nakakaipon, Panginoon, na malapit na yung due, wala pang pambayad. We remember them, Lord, I'll pray, make a miracle, Lord, sa kanilang pangangailangan. Dalangin ko po, Panginoon, Lord Diyos, kagawan mo po sila ng himala. Yung po mga tao, Panginoon, na nawawalan na ng pag-asa sa buhay dahil sa mga nararanasan nila,
Lord, remind them of your word. Remind them of your goodness. Let their hearts be open to your goodness. And let them appreciate your goodness, O Lord God, and bring hope to them, Panginoon. Maraming salamat dahil alam ko po na ikaw lamang siyang makakagawa ng lahat ng ito sa mga taong nawawala na ng pag-asa dahil ikaw ang tunay na pag-asa ng kanilang mga buhay. Maraming salamat po, Panginoon. Purihin ka. Hindi ka nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman. Ikaw ang Diyos. Purihin ka, Panginoon na Diyos. Salamat po. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. At pang-pangatlo po nating prayer concern ay yung pong panalangin para sa ating bansa. Ang dami po nating concern sa ating bansa. Uunahin ko na po yung ating darating na election sa May 9. So ipag-pray po natin na magkaroon tayo ng peaceful and honest election. Then ipag-pray po natin ng ating gobyerno, si President Duterte, si Vice President Robredo, at iba pang mga cabinet members, lahat ng mga senators, sa lahat ng mga congressman, ang lahat ng local government officials, ipag-pray po natin sila. Ipag-pray po natin na magkaroon ng God-fearing and honest and credible, ibig sabihin yung pong may kakayahan na government officials. Minipag-pray po natin ang ating economic growth and stability, mag-produce ng maraming trabaho, lalo na ngayon na tumaas po ang unemployment sa ating bansa. At panghuli po, ipag-pray natin ang kaligtasan ng ating bansa. Sige, tayo po'y manalangin para sa ating bansa. Dakilang Diyos, una po, kami po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo. Dahil ikaw ang Diyos ng bansang Pilipinas. Ikaw ang Panginoon na itinataas namin sa bansang ito. Ikaw ang Diyos na sinasamba ng bansang ito. At patuloy po naming idideklara at ipapahayag ang iyong katotohanan at ang iyong salita, ang iyong paghahari sa bansang Pilipinas. Panginoon, maraming salamat sa bansang ito. Dinadalangin namin, Panginoon, ang aming darating na election, national election sa May 9. Ngayon pa lamang sa oras at panahon ng campaign, dalangin ko po, Panginoon, ihanda mo po ang isip at puso ng bawat Pilipino. Dalangin ko po na magkaroon kami ng maayos, mapayapa, at may integridad at makatotohanan ng eleksyon. Dalangin ko po, Panginoon, o Diyos, na maging matiwasay ang darating naming national election. Lord, alam ko po na itong eleksyon na ito ay magdadala ng tunay na pagbabago sa aming bansa. Dinadalangin kong gabayan mo ang bawat Pilipino, ang bawat botanteng Pilipino, Panginoon na Diyos. Lord, kalooban mo ang mangyari. For you are the sovereign God. We know, Lord God, that you are the one who places people in authority. You are the one who called people in authority. Lord, sa darating na eleksyon, muli kang maglalagay ng mga tao sa posisyon, sa gobyerno. Dinadalangin ko na ang mga taong mai-elect ay yung mga taong makakatulong sa aming bansa, magdadala ng tunay na pagbabago, magdadala ng tunay na kaayusan, magdadala ng tunay, Lord God, para sa kapakanan, tunay na kapakanan, para sa kapakanan ng bawat Pilipino, hindi lamang po ng iilan. Dalangin ko po, O Diyos, Lord, na ang bawat Pilipino ay maging loyal, hindi sa tao, kundi sa katotohanan. Maging loyal sa integridad at pagkatakot sa iyo, hindi sa tao o partido, Panginoon. Lord, tulungan mo kami. Kami na lahat ng mga botanteng Pilipino na maging instrumento mo. Maging instrumento kami sa kalooban mo para sa aming bansa. We will not allow ourselves to be an instrument of the works of the enemy, but we will allow ourselves to be an instrument of your will. Lord, maraming salamat po. Lord, dinadalangin ko rin po, O Diyos, ang aming gobyerno. Lord, sa mga nalalapit pang buwan ni President Duterte at ni Vice President Robredo sa kanilang elected position, dalangin ko po, Panginoon, na tulungan niyo po sila at iba pang mga government elected officials, Panginoon. Lord, sa mga nalalapit pang buwan ng kanilang termino, dalangin ko na makatulong pa sila in a greater scale sa mga taong nasasakupan nila. Dalangin ko po, Panginoon, na balikan mo sila, Panginoon. Balikan mo sila ng may accountability sa mga ipinagkatiwala mong posisyon sa kanila. Lord, for truly you are the one who placed them in position. At naniniwala ako, Panginoon, kagaya ng pagkaka
halal sa kanila, kagaya ng paglalagay mo sa kanila sa posisyon, ikaw din ang magsusulit sa kanila. Panginoon, we pray, Father, that you bless our government, bless the President, bless the Vice President, bless all the Senators, bless all the Congressmen, bless all the local government officials, Panginoon. Let them come to your saving grace. That is my prayer. Sila mismo magkaroon ng conviction. Let them experience the fear of the Lord in their lives that will guard them, that will direct their lives in doing your will, Panginoon. Na sa mga nalalapi pang buwan ng kanilang termino, ay patuloy po silang pagharian ng may pagkatakot sa'yo. Salamat po ng may katuwiran sa'yo, ng may katuwiran, ng may kabanalan, Panginoon. Maraming salamat po. Gayun din dinadalang namin ang aming ekonomiya. Lord, very challenging, hindi lamang ekonomiya ng bansa, muli maging ang ekonomiya ng buong mundo. But we are so hopeful, Lord God. We believe, Father, that you can bless our economy. Lord, na dumami pa po ang mga investors sa bansang ito. Lord, mag-produce ng maraming employment, Panginoon, lalo na ngayon na mataas ang unemployment rate sa aming bansa. Lord, dalangin po namin na mag-produce ng maraming trabaho, Panginoon, locally and abroad, Panginoon, na siyang makakatulong sa domestic at global economy, Panginoon na Diyos. Lord, maraming salamat. Wala kaming ibang aasahan. Wala kaming ibang pinananampalatayanan, Panginoon, at pagkukuhanan ng pag-asa sa bansang ito, kundi Ikaw. Ikaw na makapangyarihang Diyos. Ikaw na sinasamba namin, Panginoong Jesus. Sa iyong kapangyarihan, kami po'y umaasa na magdadala ng pagbabago, pagkakaisa, tunay na pagbabago sa aming bansa. Lord, kapayapaan sa bansang Pilipinas. Maraming salamat po. Kayin din patuloy niyo pong ingatan ang buong bansa sa lahat ng mga kalamidad. Kayin din dinadalangin namin, Panginoon na Diyos, na patuloy po, Panginoong, ang kaligtasan ng bawat Pilipino, that every Filipino will come to your saving grace. Lord, ang salvation ng bansang Pilipinas, ang dalangin namin na ang bawat pamilyang Pilipino ay patuloy pong sumamba sa iyo sa spirito at katotohanan. Kilalanin ka bilang sariling Diyos at tagapagligtas, Panginoong Jesus. Dalangin po namin, Panginoon, sa mga ginagawa namin pag-reach out at pag-evangelize sa kanila, that they will come to your saving grace. Salamat po, Panginoon na Diyos, sa kaligtasan ng aming bansa. Purihin ka, salamat po sa bansang Pilipinas, sa pangalan ni Jesus. Amen. At panghuli, meron po tayong special concern. Ipag-pray po natin ang lahat ng mga members ng church na may mga karamdaman. Marami po tayong mga kakilala, maaaring pong hindi ko mababanggit ang marami, ang lahat, ngunit naandyan po si Pastor Noel na mag-undergo po ng kanyang panibagong set ng radiation. Natapos niya na po yung chemotherapy niya. Ngayon po, mag-undergo siya ng 25 sessions ng radiation. Pag-pray din po natin patuloy si Sister Eva Hontukan. Siya po ay patuloy pong humihingi ng panalangin para po sa provision din ng Panginoon sa kanyang treatment, dahil siya po ay may cancer. Gayun din po, Panginoon, si Sister Josie o Berita na nangangailangan po din ng provision at pagpapagaling mula sa Panginoon, gayun din sa kanyang cancer. At yung pong iba po nating mga kapatid, may maaring hindi ko po nalalaman na nasasabi ngayon yung mga pangalan nila, pero kung kilala niyo po sila, i-include po natin sila sa ating panalangin. Ipag-pray po natin mami ni Sister Dizel, si Nanay Clearing, patuloy po siyang palakasin ng Panginoon dahil siya po ay na-stroke. Ipag-pray po natin na palakasin siya ng Panginoon. Yung pong patuloy na kagalingan sa mother ni Pastor Leo. Sino pa ba? So marami pa po. Sino pa po ang mga nangangailangan? Patuloy po natin silang ilapit sa Panginoon. Then, pagkatapos natin ipag-pray po yung mga kapatid natin may karamdaman, ipag-pray po natin yung pagkakaisa, yung pong unity. May threat po kasi ng war ngayon. Actually, talagang any moment now, magkakaroon na ng breakout ng war between Ukraine and Russia. Samahan po natin ang panalangin ng mga kapatid natin na nasa Ukraine na hindi na po ito mangyari, yung pong gera. Magkaroon po ng kaayusan ng pagkakaisa ang Russia at ang Ukraine, mag-usap sila para ma-spare po ang maraming buhay
sa napipintong gera na ito. At ganyan din patuloy po natin ipag-pray ang ating bansa, maging ang buong mundo sa pag-handle po at sa pag-treat po dito sa ginagawa sa pandemic na nangyayari ngayon, na alam po natin dito sa bansa natin, bumababa na po ang cases, pero meron pa rin pong mga bansa na tumataas pa rin ang cases nila. So ipag-pray po natin ang buong mundo na magkaroon na po ng improvement sa pag-handle ng COVID cases, at gayon din po na bumaba na yung mga kaso, lalo pong dumami ang mga tao na gumaling sa lahat ng mga COVID infected, at maging endemic na lang po ito. Bababa na sa endemic hanggang sa talagang mamamanage na ng health services natin yung pong need ng pasyente para po sa COVID-19. Okay, so manalangin po tayo para dito sa mga special concern. Sige, tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po. Dinadalangin ko po, O Diyos, sa mga kapatid namin na may mga karamdaman, si Pastor Noel, si Sister Eva, Sister Josie, Lord, si Nanay Clearing, maging ang mami po ni Pastor Leo. Patuloy po namin silang nilalapit sa inaalala sa panalangin. Gayun din ang iba pa naming mga kaibigan at kakilala who undergoing treatment, Panginoon, sa iba't ibang klase ng sakit. Lord, sila na nangangailangan ng yung provision, sila na nangangailangan ng grace mo, Lord, ng kagalingan mo, katagpuin niyo po ang kanilang mga pangangailangan, walang imposible sa'yo. Dinadalangin namin sila, dinudulog namin sila at ang kanilang pamilya. Lord, masumpungan nilang yung awa, ang biyaya mo, ang katugunan at provision mo, ang kagalingan at himala mo sa kanilang mga pangangailangan. Pagpalain niyo po sila. Kaya din po, Panginoon, inaalala namin ang mga kapatid namin na nasa Ukraine. Kami po'y nakikiisa sa kanilang mga panalangin na magkaisa, Lord, na magkaroon po ng kaayusan between Russia and Ukraine government. Lord, na hindi na po mag-prosper ang threat ng war, Panginoon, sa lugar nila, sa bansa nila. Ano man po, Panginoon, ang hindi pagkakaunawaan, dalangin ko by the power of your spirit, Lord, intervene in their situation and save this nation from war. Lord, wala pong imposible sa iyo. Naniniwala kami, Lord God, na ang panalangin ng iyong mga anak ay dinidinig mo. Nakikiisa po kami sa panalangin ng mga kapatid namin sa Ukraine. Lord God, maging sa ibang mundo pa, Panginoon, na nananalangin sa kapagkakaisa at kaayusan ng bansang, ng mga bansang ito. Lord, gayon din dinadalangin namin ang sitwasyon globally ng pandemic na ito ng COVID-19. We pray, Father God, na sa iba pong mga bansa na matataas pang cases, Lord, we pray na, Lord, na bumaba na po ang mga infections, Lord, bumaba ang cases, na gumaling ang mga infected people, Lord God, by this COVID-19. Pagpalain mo po ang bawat mga gobyerno, Lord, ang mga treatment plans nila, Panginoon, Lord, maging ang gobyerno ng Pilipinas. We pray, Lord, na mas lalo pong dumami ang mga tao magpa-vaccine. Patuloy pong matugunan ang mga pangangailangan ng mga frontliners, Lord. We continually pray for their needs. Lord, lahat ng pangangailangan namin ay may kasagutan, kagaya sa napag-aralan namin ngayong umaga. Lord, you will meet all our needs according to your glorious riches. And your power is, Lord, unlimited. Maraming maraming salamat po, Panginoon. Salamat sa umagang ito. Pagpalain niyo po, O Diyos, ang bawat isa nagbigay ng oras. Pagpalain niyo po ang bawat isa na gumising ng maaga sa umagang ito, Panginoon. Bless everyone. Thank you, Lord God, for all our prayer requests that have been answered according to your will. In Jesus' name we pray. Amen. Good morning po, and God bless you.